Sa ngalang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalat, mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid. Alam ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pangkukulang? Kaya sinasama ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patumayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang malatag na tagapagtanggol. Nang pananampalatayang ang anak mo ay Diyos na totoo, sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami nawa ay walang hadlang na umulat sa pagkilala at pag-ibig sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. Nakarating sa Phoenicia, Cypre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, pinangangaral nila ang salita sa mga Hudyo lamang. Balit may kasama silang ilang taga-Cypre at taga-Sirene. Na pagdating sa Antioquia, ay nangaral naman sa mga Grego mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Noong dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalat at pinagpayuhan silang lahat ng manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya't marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At ang kanyang matagpuan ay isinama siya niya sa Antioquia. Isang taong singkad sila na natili roon kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoon dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itanayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito ay higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angka ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat na iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko, yaong mga bansang sa iyo'y sasama. Ako'y ibibilang ang bansang Ehipto at Babylon. Ibibilang ko rin yaong Philistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi ang lahat ng bansay ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang puon ay gagawa ng isang talaan lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw.
purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sumaini po ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang pinagdiriwang sa Jerusalem ang piyesta ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlangan? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sabagat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay isa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday ngayong araw nito, happy birthday po. Sa may mga wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Isa ho sa katangian ng ating Panginoon Diyos, yung tinatawag na God everywhere, omnipresence. Yung iba, maaaring filosofiya ang sinasabi, eh bakit ba ako pupunta ng simbahan, ang Diyos naman ay lahat ng lugar ay naroro. Pwede naman ako magdasal sa bahay, pwede naman ako magdasal sa palengke, pwede naman ako magdasal sa opisina. Pagkatama naman, katangay ng Diyos, saan lugar siya ay naroroon. Bakit po ako pupunta ng simbahan? Sa atin ng ebanghelyo, nagot na po yan. Jesus din ho ay nasa templo, nasa simbahan. Sapagkat alam naman ho natin ang simbahan, ito ho ay tahanan. Kaya yung iba siguro na nasimba, at nag-online na lamang, sabihin nilang ay okay na ang online. Hindi pa rin po. Sapagkat, bahan dito natin tatagpuan ang katawan Kristo. Dito tayo sama-samang dadasal, tayo sama-samang nagpupuri sa Diyos. Ikalawa hong pagninilay, bakit hindi maintindihan ng kapwa Hudyo, mga kababayan ni Jesus siya? What is the language of and it is hard for them to understand what he is saying. Ano bang lingwahe ni Jesus at napakahirap intindihin. Samantalang kapwa naman sila Hudyo. Kung aramaik siguro, mauunawaan naman nila. Parang sa atin,
ay mga Pilipino. Marami tayong dialect. Ikaw ay Tagalog. Kasi Tagalog. Tayo mag-usap, Tagalog. Pero bakit hindi pa rin maunawaan? It's the language. The language of love. The language of Jesus is mercy. Bakit hindi nila maunawaan si Jesus? Sabagat ayaw nga nilang maniwala. Eh, yung tanong nila, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Ibang version. Sabi, hanggang kailan mo kami ibibitin, bibitinin? Sabihin mo na. Kung ano ka, kung sino ka. Ay nung masabi ni Jesus, kung sino siya, parang sabi, weh, di nga, ikaw yan? Sabi na naman ang totoo. Nagduda ka pa rin. Sa ating ganun din. Ipilit natin magsabi ng totoo. Nung nagsabi ng totoo, ayaw naman natin maniwala. At itong karugtong na ito, nung linggo, ang ebanghelyo natin ay mabuting pastol. Ito yung pagpapaliwanag din na si Jesus, ito na yung mabuting pastol. Bakit hindi sila maniwala? Bakit hindi sila marunong makinig? Sapagkat sabi niya, ang mga tupa ay nakikinig sa akin at nakikilala ko sila. Hindi kayo kabilang sa akin. Ito naman ho ninyo. Kapag nasabi natin kontrapartito, kahit anong ganda ng paliwanag, kahit anong sabihin mo sa kanya, para'y convince. Dahil ayaw sa tao nagsasalita. Dahil hindi siya pabor sa kanya, sa pagkataon niya, ay sasalungatin siya. Yeah. Si Jesus, kahit anong paliwanag ko sa inyo, hindi ninyo ako tatanggapin. Sa panghuli, sinabi ng ating Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. E di lalo ho silang hindi naniwala. Sapagkat para sa kanila, iisa lamang ang Diyos. Sapagkat para sa kanila, posible na ikaw at ang Diyos na nakikilala namin ay magkapareho lamang kayo. Kaya, lalong naniwala. What is the language of Jesus? Unity. Pagkakaisa. Ikaw, sa inyong tahanan, ano ho language na ginagamit ninyo? Baka ay ipagmura. Baka yan ay masasakit na salita. Baka ho yan ay panlalait. Baka yan ay panda-down sa inyong kasama. O baka naman ang salita ninyo lagi ay pagod ako. Huwag mo na akong kausapin. Baka ang language lagi, wala kang pera, mayroon naman. Baka ang language mo ay puro na lamang negativity. Baka ang language mo ay lagi kang mainit ang ulo. Ang language mo ay laging pasigaw. Ay lalo ho kayo hindi magkakaunawa. Kaya daw siguro ang ating lingwahe, katulad ni ay awa, pagkakaisa at pag-ibig. Pinagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Ama, naglay ang pagtitiwala na hindi tayo mawawalay sa kanyang pangangalaga. Panal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang Santo Papa at mga obispo ay maging mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-act sa kanilang kawan sa luntiang manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Mga nali sa landas ng kabutihan, naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig na mabuting pastol na tumatawag sa kanila.
upang maglingkod sa pamilya ng Diyos ang natatangi. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga may sakit, naway maranasan ang kabutihan ng mabuting Pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga namayapa, naway akayin ni Kristo ang mabuting Pastol upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan. Manalangin tayo sa Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ama naming nasa langit, tinggin mo po ang aming mga panalangin. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa parang ikaw ang higit na nakababatid. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Wala sa loob. God, Diyos, sa iyong paganda, manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita po namin si San Atanasio, kalugdan mong aming mga alay sa iyo at amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan. Sa iyong anak na siyang katotohanan ay siyang wagas ng sinasampalatayanan ng obispong banal na aming pinararangalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay kinagagalak namin may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nilang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ay ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtinang tanan. Ito ang pinanggagaling ang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, ang iyong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nebuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinianay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalusalo sa katawan at tugon ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian, alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo po pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malabiring marinina ng Diyos ni Poong San Jose na ating patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose, Marel at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng inak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Manangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa. Ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salang. Sama. Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban po ng kabayapan araw-araw. Iligtas sa kasalat, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalong po kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinagali sa mga kasalanan sa libutan. Para po tayong lahat ng manginanan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal kaysa ni San Atanasio, nawa ay aming may pahayag ang pananampalatayang matatag ng Diyos na totoo at iyong bugtong na anak. Upang kami laging buhay ni pagsanggalang ng pakikinabang na aming tinanggap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan, lingapin. Kasama na po ang inyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Siawit kayo sa Panginoon. Amen.